na nakapalagpa ang mga pasaway ng motorista nang sitahin at hulihin ang mga ito ng mga kawalin ng Tumeco. Karamihan sa mga nasabat na mga operatiba ay mga drivers na walang helmet at wala ring dalang lisensya. May report si Cat 8 correspondent Merife Florendo. Kaugnay sa mas pinahigpit na implementasyon ng mga ordinansa ng siyudad ng Tacloban, pinahigpit rin ang Tumeco at ng ilang miyembro ng Task Force Kankabato ang ordinansa na ipinagbabawal ang pagmamaneho ng walang helmet kasama na ang pagtiyak kung may lisensya ang mga motorista. What are you saying? Pounding pay lang at 500 pesos per day. No driver's license, 500. Tapos, registration, 500. Ang nakapagtataga sa mahigit kumulang 50 nahuli, karamihan sa kanila alam ang natura ordinansa. Ngunit tila isinasantabi lamang ito at hindi binibigyan halaga. Ang isa pang nakapagtataka, karamihan sa mga nahuli may mga dalang helmet. Ngunit tila sinasadya lamang ito hindi gamitin. Dari kang marang nga. Maramdat kami. Pero dire ko makukuhan kami na anaboy ni suga din iba. May naman na da-exemption suga dito. Gadagabi na. May naman helmet o sala. So kaya rani man la. Hindi kung dito kami pag-agi. May naman helmet. Ang ilan nagmatigas at pinagdudahan ang karapatan ng Tumeco na mag-impound ng motorsiklo. Kaya naman minabuti na yung nakatalagang enforcer na linawin ito sa nagre-reklam motorista. May katungod kami pag-impound, pag-dako, basta diri lang kami malapos at amon jurisdiction tamang trabaho. At sa naturang bilang ng mga nahuli, hindi pa kasama rito ang mga matitigas ang ulo na pinapabilis pa ang takbo ng kanilang motorsiklo sa tuwing patitigilit ng Tumeco. Kaya naman ang kaganapang ito, tila nangangahulugang ang ordinansang hangarin ay kaligtasan ng mamamayan, binabaliwala at minamasama pa ng ilan. Kasama si Clarice Ubina, ito si Merife Florendo, nagbabalita eksklusibo para sa channel ng Countryside Filipino, Tacloban City.